At sa Tarlac Capital po tayo para sa ating umpisa ng ating stage number 7. Tarlac po yung ating umpisa all the way up to Olongapo po. This is 180 kilometers. So medyo malayo-layo ito, Froy. Yep. At pagkakataon ng ibang mga siklista, meron talagang magagaling sa mahaba at mga bulubunduking lugar para ipakita yung kanilang nalalaman. Mapapansin natin na ang Team Philippine Navy is not taking it lightly. Very serious lagi. Yung mga iba, nagsistretching pa lang. Yung mga iba, nagpapahinga. Pero nakita nga natin kanina yung sinasabi mo sa Navy, pinag-aaralan talaga nila yung ruta. Matamang pinag-aaralan. At yan po tayo. Dito po tayo mag-upisa sa Tarlac. Nakita po natin yung capital nung Tarlac City kanina lang. At matatapos po tayo dyan po sa Olongapo. Doesn't look that long, but it's a total of 180 kilometers. So medyo malayo-layo rin. Medyo mabubugbog din yung ating mga siklista. Yep. Yung iba ang akala dito ay boring lap. Pero palagay ko, yung ruta magbibigay ng magandang challenge sa ating mga riders. And we will see. At nakikita po natin yung kanilang pag-umpisa rito. On their way, of course, to kilometer zero. Bago po tayo mag-umpisa. At ito yung gusto ng marami, ano? Mas lalo na pag dumadaan ka sa mga city proper, talagang ito yung inaantay talaga ng napakarami na makita lahat ng mga siklista. Yan ang dahilan kung bakit may neutral section para mabigyan ng pagkakataon yung mga locals na makita up close at dahan-dahan itong ating mga riders. Tama yung sabi mo, yung dahan-dahan, hindi yung humahataw sila. At yan na po, palapit na po tayo sa kilometer zero and we're just about ready to start here for our seventh stage. At yan na nga po tayo. At bigla ngayon, humahataw na sila. And indicatibyan na yung sinasabi natin na it looks like a boring route, pero ipinakikita simula pa lang, animated na kagad ang ating mga riders and alam natin na magkakaroon to ng magandang karera. Yan po, nakikita natin. Napakanda po ng bridge dito sa Bamban. Napakasinik dun ng ating ruta, ano? Pero halos patag na naman ito, unlike the previous leg, not just the one that just finished, but then the one na galing Cebu na ibang klase yung Tarek, ito nakita natin talagang patag na naman. Yep, and nakikita ko sa harapan yung mga team members ng Philippine Navy. At doon sa nakikita natin kanina na pinag-aaralan nila yung ruta, malamang may binabalak sila rito. Masamang binabalak, ha? Ito na nga yung makikita natin yung ating mga leaders dito sa ating stage number 7. Simula pa lang, kung mga 50 o 60, 50 kilometers per hour, tumatakbo na sila. Pero may mga lugar na matrapik at makikita mo pasingit-singit. Bawat isa. Papasok na po tayo sa San Fernando. A while ago, you were looking at the very first group. Ito na rin po sila. At hindi naman sila nagkakalayo dun sa peloton. Pero kapansin-pansin, ang nagdadala ng trangko, red jersey. Kita natin talagang malakas pa rin yung kanyang binubuga rito and he'd like to be able to increase that lead of his if he possibly can. At ito na nga po yung peloton, the entire pack, very very close behind the first group. At malaki ang ating lead pack. Nandito na naman lahat at katulad ng dati, kapansin-pansin ang ating red jersey wearer ang siya nagdadala ng trangko. At kita mo, swabing-swabe yung kanyang mga pajak dito as they make that slight turn. Makikita natin na unti-unti nang nababawasan ng ating lead group. Humahabol ang main peloton pero pakunti ng pakunti ang ating lead pack. At yan nga po yung peloton. You see there the riders taking up the rear. Kung sa tingin mo mabagal ang takbo, in reality, matuli niyan. Tignan mo yung siklista nanggagaling sa kanan. Matuli na humahabol. Eh, nakita nga niya yung lead group. Gusto niya maihabol kagad at gusto niya makasama na siya ron. Iniwanan niya yung peloton. Actually, it looks easy pero dito sa open highway, malakas ang headwind dyan at mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga cyclists. At yan po yung ating first group. At kapansin-pansin, dito sa ating lead pack,
nandoon ang red jersey at kasama niya ang blue jersey wearer na si Ronald Oranza. Yan nga po yung ating red jersey wearer. Nakikita niyo sa inyong screens. At lagi sila doon sa harapan. Makikita mo, hindi sila nawawala doon sa 1, 2, 3, 4. Talaga, lakas pa rin ha. Talagang, you know, nakatulong talaga sa kanilang stage doon sa Cebu. At ngayon eh, basta may patag, alam nila pwede sila humataw. Dito nakikita natin mga pwesto na maraming lahar. At kapansin-pansin yung malaking tao na nasa jersey ng road bike. Walang iba kundi si Alpi Catalan, isang gold medal winner sa Southeast Asian Games na kasama ngayon dito sa Ronda 2013. Kita mo ngayon, medyo nahihirapan na sila dito sa stage na to. May konting paakyat, but at the same time, nakita natin talagang lahar area nga ito. Iris Valenzuela, yung ating red jersey wearer, yan po sa inyong screens right now. Yan ito, matutuwa sila. Medyo gumaganda na naman yung ating kalye. At syempre, mapapansin natin, laging present ang B-Mobile Nueva Ecija team. Ang kulay na yan, tandaan natin, kulay blue at kulay green. Pag nakita natin, laging ang mga tugay Nueva Ecija palaban lagi. Yan na naman po yung unang group ang ating sinusundan ngayon. Kinukuha na ng ating mga siklista ang left lane. Nagka-counterflow na tayo, papasok dito sa magandang lalawigan ng Bataan. Kaya po napakarami po ng mga dumadaan dito, tumigil po sila para syempre pagbigyan yung ating mga siklista dito sa Ronda Pilipinas. Of course, this is a national event. At 11 katao pa rin ang ating lead pack. At matulin ang kanilang ginagawang pagtahak dito sa lansangan at malapit na malapit lang ang second group at maging ang main peloton. Ayan ang ayong peloton. Dumarating na nga dun sa ating makeshift bridge at the meantime. At this point, pwede pa yung abutan kung pipilitin ng second group at main peloton. Ayan na naman. Balik na naman po tayo sa aksyon ng ating first group. Pero makikita natin maganda ang koordinasyon ng front group. Nagpapalitan ng trangko at palagi sa harapan yung nakasuot ng blue jersey at yung nakasuot ng red jersey. At yan, palapit na po tayo sa ating sprint. Ito na nga po yun. At lalo pang hahataw yung ating mga siklista. Pabilis ng pabilis, palapit ng palapit doon sa ating finish line. At yan si Ronald Curantes ang pumalit sa trangko sa pagkakataong yon. At dito naman sa ating napakalaking main group, makikita natin na halos lahat ng team ay represented. Yan na po, nagpapaalam na po tayo doon sa Pampanga area. At papasok ng lalawigan ng Bataan. Siyempre, naalala naman natin yan. Napakaraming beses natin nakadaan dyan sa lugar na yan. Lugar ng Death March. Kaya nakita natin may palatandaan nga sila ron. Papalapit na ang bulubundukin ng Bataan. At mayroon tayong isang casualty. Number 74. Pero mukhang naayos naman niya at mukhang sasama na naman siya dito sa ating main pack. Si Joseph Millanes having some mechanical trouble. Ito yung ating second group. Padaan ito sa ating palatandaan. At ngayon medyo na pumukha, nabawasan na yung ating group number one. At mukhang apat na siklista na lamang ang natitira sa harapan. You can see there, Irish trying to make his move there. Mount Sama, 20 kilometers away daw po. Maganda ang kalsada, maganda ang tanawin, pero ang mga siklista natin nakapokus sa karera. Yan nga po, nakita natin yung karatula ng balanga. Napakainit ng panahon, kitang-kita ang ginagawang pagbubuhos ng tubig ng mga ating siklista upang mapawi ang init sa kanilang katawan.
Pero importante para sa kanila, as we take a look at the first group once again, nakita natin yung first at yung second group, eh nagkasama na. Ang importante, well, let's take a look at the sign first at paki-explain po sa ating mga viewers. Yun ang ating whiteboard na nagpapakita ng gap between the groups. At nakikita natin na ang ating lead pack ay nakakalamang ng mga 1 minute 30 second plus doon sa sumusunod na grupo. So hindi nga ganun kalaki, unlike in some of the other legs. I remember doon sa ating legs sa Cebu, may umabot pa ng mga 4.5 minutes, malapit pa nga ng 5 minutes yun eh. Tama ka, Anthony. At dito sa yugtong ito, kung hindi kung magpapabaya ang lead group, maaring madikitan sila ng ating second group dito sa pagpasok ng Bayan ng Bagak sa Bataan. Ito na nga po, papasok na po sila rito. Balik po tayo sa action sa first group. At makikita natin dumikit yung second group sa first group. Nakita natin, medyo lumaki nga yung grupo kanina. Nagtataka yung mga tao kung bakit mukhang konti na lang. At dito, the boys will be separated from the men. Paakyat na tayo sa bundok. Ito ang ating first KOM. Wala po tayong KOM doon sa previous leg natin, pero meron na rito. So, mas mahihirapan na naman yung ating mga siklista rito. And you can see there, not really a steep incline, but still an incline nonetheless. At pasimple na kinuha ng ating perennial KOM King na si Iris Valenzuela itong KOM dito sa particular na lap na ito. Right now, we're taking a look at the second group, talking about si Iris. Siyempre, ito yung talagang kanyang specialty at dito na naman siya raratsyada at siguro gusto niyang palakihin palalo yung kanyang lamang. At mapapansin natin, pagkatapos na mauna sila doon sa unang KOM, buong-buo na naman ang unang grupo na binubuo ng mga 12 katao. Pero dito, makikita na natin nagsisimula na ang bakbakan. Kita natin, ang dami talaga nakaabang. Gusto nila makita yung ating mga siklista. At paakyat na nga po sila. Pero nakita natin kanina si Iris, malakas pa rin. Still pero staying with the lead pack. Pero sa pating ito, si Santi Barnachea ang nag-animate ng karera, kinuha ang trangko, at napilitan yung iba na sumunod. Lead pack pa rin po yung ating pinanunod. At ngayon, hindi na ganun ka-steep yung incline. As you can see here, medyo patag na yung ating kalye. At yung kanilang dinadaanan. Pero kapansin-pansin pa rin. Nasa unahan ang nakapulang jersey at ang naka-blue na si Ronald Duranza. At papalapit na nga tayo dito sa ating second KOM. At a surprise, Chris Joven took the second KOM. At ito na, kasunod na ang ating select group na kinabibilangan ng blue jersey, red jersey, Ronald Gurantes, Santi Barnachea. At yan pa rin po sila. At yan, nasa subik na po tayo. Exciting to. Dahil nire-represent din ng limang siklista na to ang ating top 5 teams. Nandyan ang PLDT, nandyan ang road bike, nandyan ang LPGMA American Binil, at ang Philippine Navy Standard Insurance. Kitang-kita mo talaga lahat sila, as you said, well represented here dito sa ating first group. Yan naman po yung ating second group. Nakita natin na ngayon, nag-iisa na lang po siya. Nagsusumigap na makahabol itong siklista ng Cycle Line Butuan na walang iba kundi si Alionar Mark McQueen. Still some more of the cyclists. Pumapasok na po rito sa may subic area. Sirabina ng road bike. Pero ito, medyo mahirapan na rin yung ating mga siklista. This is not exactly a flat terrain. Yan yung tinatawag na Morong Gate. So, talagang mahirap akitin yan at makikita natin na hiwa-hiwalay na at kalas-kalas na ang mga siklista. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Halos walang, hindi ganun kalaki yung agwat nung ating first group sa maliit na second group at saka yung peloton. Pero ngayon talagang, katulad ng sabi mo, talagang nagkahiwalay na sila lahat. At pinakikita rin dito itong si Reinhard Gurantes, nagpapakitang gilas dito sa papasok ng Subic. At ang ating defending champion, si Macmac Galedo ng road bike, nag-iisa, nagso-solo, tinatangkang habulin ng ating lead pack.
itong number 51, itong ating si Reynaldo Navarro ng 100 Islands Pangasinan, kasama din sa mga humahabol. Yan po siya, nasa second group. Last 10 kilometers na po tayo rito. Kita mo, napakasinik po talaga dito sa Subic. And here, medyo makakuha ng konting relief yung ating mga siklista doon sa pababa. Correct. At makikita natin na unti-unti silang nag-iipon ng lakas. Dahan-dahan kumukuha ng buwelo. Nagpapakiramdaman na itong ating limang siklista. Yun nga, yun talagang iniipon muna lang yung kanilang lakas because they need to be able to give it their all dun sa kanilang final push, as we said, already inside the last 10 kilometers. At amoy na nila na malapit na ang finish line and there's no way na yung mga pursuing riders aabutan pa sila. So it's a battle between these 5 select cyclists. Sino po sa kanila yung magiging first, second, and third dito po sa ating 7th stage? Makikita natin, Ronald Oranza, Iris Valenzuela, itong si Chris Joven, Santi Barnachea ng Philippine Navy, at ang nagdadala ng huli, itong number 7 ng Road Bike Philippines, si Ronald Gurantes. At yan po, dumadaan na po tayo sa Techno Park ng Subic. Malapit na po tayo sa ating pagtatapos. But still a lot to fight for these 5 cyclists. Sa sandaling ito, ramdam natin na nagpapakiramdaman ang 5 siklista. Sa tingin mo ba eh, kailan raratsyada isa sa mga ito? Normally, doon sa last 800 meters gumagawa ng kilos ang bawat isa. Pero kapansin-pansin na sa dulo ng ating linya ang magkakampi na si Chris Joven at itong si Iris Valenzuela. So it's 2-3. Masasabi mo eh, as we look at the 5-kilometer mark, itong dalawa, syempre magtutulungan all the way to the finish. Well, it's possible na merong gagawing teamwork itong dalawa na to. So we have 2 cyclists from LPGMA American Binil, 1 from Road Bike, 1 from Philippine Navy, and 1 from PLDT Spider. At yan pa rin, nakikita natin yung 5, nagpapakiramdaman pa rin. Just going through the motion, so to speak here, waiting for the right moment. Apat kapansin-pansin kanina, pumunta sa kaliwang bahagi si Chris Joven at Iris Valenzuela at pansumandali, parang nagbulungan ang dalawa. 4 kilometro na lang po natitira rito. Still, it's the waiting game, all of us waiting with bated breaths para malaman kung sino talaga yung mauna rito sa 5 ito. Napakalayo na po nila dun sa ating second group and of course the peloton. So dito natin makikita yung ating mananalo sa leg na to dito po sa 5 mga siklistang ito. And of course, we cannot discount itong ating si Santi Barnachea na nagpapakita ng husay dito sa particular lap na ito. Kita mo lahat sila may lakas pa rin. Still playing that waiting game we mentioned. Palitan pa rin ng trangko, pero halata natin na nagpapakiramdaman, malalambot ang sipa, palinga-linga. Kita mo, 3 kilometro na lang po natitira. Tulad nga na sabi ni Froy, he expects them to make their move in the last 800 meters. Yun nga po ba yung talagang mangyayari rito? They're gonna make a slight turn here. Patuloy sa pagpapalitan ng trangko ang 5. At sa mga sandaling ito. At yan na nga, 2 kilometro na lang. Yung nakapulang jersey ang nagdadala ng trangko. Nasa bandang dulo, itong si Barnachea at ang number 7 na road bike na si Ronald Gurantes. In just a little while, we're gonna approach the final kilometer. At makikita natin kung sino na talaga yung mauna sa kanila. Who will make their move first? Hanggang ngayon, nag-aantayan pa rin itong 5 ito. Ito, palapit na tayo sa sinasabi mo. Binabanggit mo na
final 800 meters, quite possibly maybe even the last 600 meters. Tignan natin kung sino talaga yung may lakas pa. Now, nasa harapan ang magkakampi na si Iris Valenzuela at si Chris Soben. At dito sa puwitan, makikita natin si Ronald Duranza. Papalapit tayo ng papalapit. Almost sa last 1,000 meters na tayo. It's still the red jersey, Iris Valenzuela, keeping the lead. Siya pa rin talaga yung nangingibabaw, pero tingnan natin, ito na yung huling 500 meters. Looks like Iris Valenzuela. Siya pa rin nga, mukhang malakas pa. Pabilis na pabilis, last 400 meters, Iris Valenzuela. Tingnan natin sa bandang kaliwa, si Chris Jovel lumulusot. Kasunod niya si Oranza. Kasunod si Santi Barnechea. Sa bandang kanan, si Ronald Durantes. Biglang lumusot. Ito si Oranza sa kanan. Final 50 meters. Oranza, Joven, and Ronald Durantes. Panoorin po natin ulit sa replay at balikan natin yung aksyon. Nakita natin dito, Valenzuela was still in the lead here up to the last 300 meters. Tapos ngayon, biglang rumatsyada na yung iba. Makikita natin si Chris Jovin sa bandang kanan, pero mabilis na sundan ito si Ronald Duranza. Tinangka ni Santi Barnechea yung sumunod, pero hindi niya nakaya. Sa bandang kanan, ang galing si Ronald Durantes. Si Ronald Duranza nagaling sa kaliwa, pumunta sa kanan. Unti-unting nilampasan si Chris Jovin. At habang papalapit tayo sa 50-meter mark, makikita natin si Ronald Duranza. Kinuha ang panalo, sumunod si Chris Jovin, at pamangatlo si Ronald Durantes. Ito na talaga si Irish, wala na talaga siya mabigay dun. Talagang he was leading the pack up to the last 500 meters. Well, it was obvious, Anthony, na si Irish Valenzuela was taking the lead para dun sa kanyang kakampi na si Chris Jovin. It's just unfortunate. At nakitaan natin ang kakaibang galing itong si Ronald Duranza, taking the wheels of Chris Jovin up to the last 50 meters, faking to the right and then going to the left and taking the win. At yan naman po eh, puntahan na po natin yung ating awarding ceremonies para sa ating 7th leg. Yan po si Ronald Durantes, yung ating 3rd placer, getting his medal of course and getting 15,000 pesos. Ngayon naman po yung ating 2nd placer on your screens right now na si Chris Oben and picking up a check for 25,000 pesos. At ito naman po ang ating first placer sa ating leg na nagtapos po dito sa Olongo po, Ronald Oranza, will pick up his gold medal. Siyempre, importante rin para sa kanya yung check eh, para sa 50,000 pesos. At yan po yung ating first, second and third placers dito sa ating 7th leg. And of course, ang ating usual jersey wearers, ang yellow MVP Sports Foundation jersey kay Ronald Oranza, ang white Jimbe jersey kay Iris Valenzuela, ang total blue na sinuot ni Ronald Oranza ulit, at siyempre, ang ating LBC red, signifying overall leadership, itong si Iris Valenzuela. At yan po yung mga nagwagi dito sa ating 7th stage. Nag-upisa po tayo sa Tarlac, nagtapos po tayo dito sa Olongapo. When we join us sa ating 8th stage, dito rin po ang ating pag-upisa sa Olongapo po.